Hello everyone, welcome back to another video. And today, I am going to share with you guys kung paano magkaroon ng PAK na kilay sa halagang 100 pesos. So ito na nga, para sa ating kilay ngayong araw na ito, para magkaroon tayo ng pakak na kilay, ang ating gagamitin ay PB Advance Silky Brow Liner. Meron akong dalawang shade. Isa is caramel at isa is chocolate. Iswatch natin si caramel. Ayan. And then, swatch natin si chocolate. Ah, diba? Ma-wax siya. Waxy. So, ganitong klase talaga yung gusto kong gamitin for my kilay. Araw-araw ko itong gamit, guys. And nasubukan ko na talaga siya. Natry ko na siya na kahit natapos na ako mag-gym, tumakbo for like an hour. Nandito pa rin siya sa kilay ko. As long as hindi mo lang siya ira-rub off or pupunasan, hindi siya matatanggal. You can buy this sa Watson's for only 100 pesos. So, para sa mga estudyante dyan at mga empleyado, wag lang po kayo mag-meet ng isang araw. Makakabili po kayo nito. So, mag-start na tayo magkilay. As you can see, on my left side, natapos ko na siya. So, tuturuan ko kayo sa right side ng kilay ko. Again, huwag kayo masyadong makonsyus na kailangang sobrang pareho ng kilay nyo. Okay? Sabi nga ni Michelle D, ang kilay hindi yan kambal, magkapatid lang sila. Hindi naman kailangan na sobrang kung ano yung naikorte mo sa isa, eh, ganun din sa kabila. As long as medyo pareho lang sila, okay? Hindi naman yung tipo yung isa ay sobrang taas. Yun, ibang usapan yun, okay? Gawin na natin yung right side. So, I will be using this, yung brush natin. So, ayusin muna natin yung buhok, of course. Ang ginamit ko is yung caramel shade. Gamitin natin yung aking salamin. Mag-i-start tayo sa pag-outline ng kilay. Ang kailangan niyan kasi para mabigyan mo ng korte yung kilay mo. Yung iba ayaw nila mag-outline kasi maswerte silang nila lang. Hindi na nila kailangan kortehan yung kilay nila. Ngunit para sa ating mga taong katulad ko na ganito sabog-sabog ang kilay at kalbo-kalbo, then kailangan natin mag-outline. Yung kamay natin is very, very light lang. Kasi as you can see naman nung sinwatch ko, sobrang pigmented. So, hindi natin makokontrol yung pigment, yung color. So, kung light-handed ka, makokontrol mo siya kahit paunti-unti, hindi mo kailangan magmadali. Umpisa tayo sa ilalim. Susundan ko lang yan, okay? Pero pagdating dito, since wala nga akong buhok dyan, is lalagpasan ko lang siya. So, diretso lang. Dumiretso lang ako, guys. And then, sa taas naman. Susundan ko lang siya kung saan yung tubo ng buhok ng kilay ko sa taas. Hindi ko siya inilalagpas. Then, pagdating dito sa natural arch, okay, dun ko na ibababa. Bababa ko lang yung pencil. In regard sa haba, ang basis ko niyan is sinusukat ko siya dito sa ilalim ng ilong, sa mata, ilalim ng mata, at kung saan magtatapos, dun ko siya hahabuli. So, onti pa. Yun. Okay? Kasi, bitin yung kilay ko, kaya gusto ko siyang habulin para mas pantay tignan yung mukha. Since yung brows kasi natin, yan yung parang nagiging, nakikita yung korte ng mukha. So, it's really up to you guys kung gusto nyo habulin. Pero yung iba kasi napakaswerte talaga, yung kilay nila talagang mahaba. Eh. Hindi mo na kailangan siyang dayain ng ganito. Next na ginagawa ko is to fill in yung loob. Kasi nakikita nyo medyo manipis pa siya. Compare dito. So, para ma-achieve natin yan, again, magaan lang yung kamay. Tapos, sige, ganun-ganun ka lang. Ayan. So, medyo na-fill in na siya. Next, na gagawin natin using ulit ng brush is ating sundan yung buhok at i-brush natin. Ikalat natin yung pigment na nilagay natin sa kilay natin.
Okay, so starting from here sa inner brows, dito kailangan medyo manipis lang para medyo natural tignan. And then hanggang papaloob. Kung meron ka pang nakikitang parang outline, pwede mong gamitin yung angled brush. Tapos yun yung gamitin mo para kumalat siya. Kasi pangit naman na nandun pa rin yung pigment, diba? Halata-halatang dinruwingan mo siya. So maganda, ikalat mo. And also, kung gusto mo pang ipantay yung ibabaw, pwede mong gamitin yung angled brush. Since yung wax naman nung pencil is sumusunod, okay, pwede mo siyang i-drag, ano, mas lalo pa siyang kumakalat. And nawawala yung mga buo-buo. After that, brush lang. Sabi nga nila, kung sa eyeshadow, sa foundation, blending is the key, sinasabi nga nila. Ganun din sa brows. So, okay, kailangan mo lang ikalat siya. Okay? But not to the point na lumagpas na siya dun sa outline mo. Okay? There. Ito na yung kilay ko. Ito yung right side. And then ito yung left side. Well, blended naman yung outline niya. Yung dinrowing ko kanina, hindi na siya masyadong halata kasi binlend na natin ng brush. Important na meron kang ganitong klaseng brush. Para sa akin, necessity to pag nagkikilay kayo kasi mas nabiblend nyo yung pigment. Kaya mas nagiging natural looking siya. At nawawala yung kilay, okay? At mas nag-i-spread siya, nagkakaroon ng korte yung kilay nyo. So guys, I hope nakatulong itong pag-share ko sa inyo kung paano ako magkilay. So give this video a thumbs up kung nasubukan nyo nang gumamit ng silky brow liner. And comment down below kung meron pa kayong mga products na naisasuggest na kasing ganda nitong Everbilena or EB Advanced Silky Brow Liner. And do not forget to subscribe. See you on my next video. Bye-bye.